pambansang loyalista. Di ko mo makikita, pambansang loyalista. Di ko makikita ang totoong balita. Uno, dos, tres, pambansang loyalista, ito ang the best. Ilang, pasensya na. Pagdating talaga sa larangan ng butuhan at talunan, pangalan nyo po ang naaalala ng taong bayan. Mga ka-PL, bahagyang nagkagulo po sa UP Diliman Campus dahil hindi po matanggap ng iilan sa mga estudyante ang pagkatalo po ni Fidel Nemencio sa butuhan sa pagiging chancellor. Tinalo po ito ni Edgardo Bestan sa botong 4-7 po ang pagitan. Malayo-layo ho mga ka-PL. Sa video mapapanood po ninyo mga ka-PL, makikita po ninyo yung mga kabataan, kinakalampag po yung pinto. At sa pangalawang video naman, hindi na po kinakalampag. Talagang ginamitan na ho nila ng ladder para sirain yata. Hindi po natin alam kung ano ang motibo nito mga kabataan ito. At hindi pa nakontento, nagbandalism pa po sa pintuan yata yun ng administration office. Pero bago ko po simulan ang video mga ka-PL, basahin ko lang po muna ito. Nagbarikada ang sangka estudyantehan ng UP Diliman sa Quezon Hall matapos mabilisang ilagay sa pwesto ng pagiging chancellor ng UP Diliman si Edgardo Carlo Vistan III. Anila, duwag ang UP Board of Regents o BOR sa pagtangging humarap sa komunidad ng UP na naghihintay ng direktang kasagutan mula sa naging resulta ng butuhan. Maliwanag mga ka-PL, nagkaroon po ng butuhan. Ipinagtataka ko lang mga ka-PL, bakit kinakailangan pang kunin ng mga rehente o ng mga estudyante na rin po ang pahayag ng BOR kung nagkaroon naman pala ng matinong butuhan. O ito pa, matatanda ang si Fidel Nemencio, ayan ha, kasi inindorso ko siya ang inindorsong kandidato ng nagsanib persang mga sektor sa UP dahil sa pagtindig nito sa mga isyo kaisa ng mga estudyante at kaguruan. Marami-rami nga naman ang nag-indorso sa kanya. Siguro hindi po nila matanggap bakit natalo. Ito pa, sa kabila ng suporta ng mga rehente at komunidad, natalo siya ni Vistan sa mga botong 4-7. Nang dahil po sa ginawa ng mga kabataan ito mga ka-PL, dito nga sa video mapapanood ninyo, hindi po maiwasan ng ating mga kababayan na mapakomento po ng hindi maganda. O ito na po yung video at masyado na pong mahaba ang aking intro. Pasensya na po. Ito na. Kung maririnig nyo lamang po mga ka-PL ang audio nito, tinanggal ko lang ho kasi nagsisigawan at yung kalampag ho ng pintuan, napakalalakas ho. At dito naman, ayan, sa pangalawang video, di ba, gumamit na po sila ng ladder na para bagang gusto na ho nilang sirain yung pintuan, mga ka-PL. Kita nyo naman po, di ba? Ayan. Estudyante ho yan sila. Hindi po iginalang yung kapangyarihan ng butuhan. Kasi nga, ang dahilan nila mga ka-PL, dahil inendorso daw po ito ng pinagsamang pwersa. Kumbaga, marami-rami. Siguro, nagtataka ho sila
Bakit natalo? Eh, ganoon naman talaga eh. Dumaan nga sa botohan eh. Hindi ba pwedeng, pa? Hayaan na lang munang mamuno o si ano, si Edgardo Bistan, at pagkatapos niya, takbo ulit si Fidel sa pagiging chancellor. May problema ba doon? Para sa akin, ano, mga kapil, na OOA-han ako dyan sa mga batang yan eh. OOA po? Hindi naman po siguro sila habang buhay na mag-aaral sa UP para maghimutok po sila ng ganyan. O, ito na po yung comment ng ating mga kababayan. Ay, ito pa pala, o, oh, yung picture. O, ayan, o. Oh. Diba? Shame. B-O-R. Ayan, mga kapiel. Vandalism ho yan. May kaso po yan. Pwede silang makulong yan. Diba, mga kapiel? O, oh, sabihin natin, hindi na lang ikukulong. Pwede rin silang ma-expel. Ang tanong, alam kaya ng mga magulang nila etong pinagagawa nila? Paano pag nalaman ng magulang nila at huli na ang lahat, na-expel na? At ang masama pa, baka makulog pa dahil dyan sa vandalism na ginawa nila. Diba, kawawa yung mga magulang na umaasa sa kanila na makapagtapos sila. At higit sa lahat, itong mga batang ito, mga scholar, oh, ito eh. Libre ito sa pag-aaral. Tapos, ganyan pa kung umasta. Diba? O, ito na po yung comment ng ating mga kababayan. Ipakita, ilagay ko ho dyan. Ayan, o. Oh. Napakawalang hiya nito mga scholar na ito. Diba? Sabi ko sa inyo, eh. Mapapakomento talaga ang ating mga kababayan na hindi maganda. Sayang lang pera ng bayan sa inyo. Pinag-aral kayo ng gobyerno. Diba? Matuwa kayo dahil ang daming mas deserving at gustong makapag-aral. Eh, ganun talaga eh. Mukhang nadoktrinahan ho yata itong mga batang ito eh. O, ito pa. Sabi nitong isa. Kailangan i-profile yan mga nandyan at ipakulong. Mahirap na dumami mga lahi niyan. Dapat mabawasan yan or ibalik sa kabundukan at samahan ang mga disipulo ni Jumjum Sison. O, ito pa. Ito pinakagustong-gusto ko po, mga kapiel, na komento sa ating mga kababayan. O, 7-4. Tambak parang si Lenny. Ayan na naman. Nadamay na naman po si Ina, mga kapiel. Sino nga ito? Wag na nating basahin. Inang, pasensya na. Pagdating talaga sa larangan ng butuhan at talunan, pangalan nyo po ang naalala ng taong bayan. ganun talaga eh. Ayan nyo po, Inang. Baka sa susunod na alalan, manalo na po kayo. sana lang. Baka mamaya dumiretso na lang po kayo sa Inidoro. ano pa masasabi ninyo, mga kapiel, sa inasta ng mga scholar ng bayan? Ayan ha, pinag-aaral ng ating pamahalaan sa pamamagitan po ng ating mga tax na ikinakaltas po sa atin, sweldo natin, at kung ano-ano pa. Mapunta sa kanila, pero ganyan sila kung umasta. Ha? Ayan mo, ano po masasabi ninyo, mga kapiel? Ako, ang masasabi ko lang, pasensya na, mga taga-UP, ha? Eh, parang hindi po estudyante ang galawan. Igalang po ninyo ang ginawa ninyong butuhan. Diba? Nagkaroon naman pala ng butuhan eh. Oh, huwag niyo pong sabihin na nagkaroon ng dayaan dyan. Kaya kayo tumututol. Kaya kayo ngayon ay nagwawala. Pagkatapos ng termino ni Vistan, pwede niyo po ulit patakbuhin si Fidel Limencio. Ganun na lang para iwas gulo ba
At higit sa lahat, tulad ng ginawa nyong yan, pwede kayong kasuhan, pwede kayong makulong. Higit sa lahat, ma-expel ho kayo dyan sa UP. Sayang naman po yung inyong pangarap na baka gusto nyo maging abogado, gusto nyo maging enginyero at kung ano-ano pa, di ba? Sayang. Estudyante kayo, di ba? Eh, wag po na parang hindi po nakapag-aral. Ayos! So, hanggang dito lamang po, mga kapiel. Maraming salamat sa inyo lahat. Mag-iingat kayo lagi. Be blessed.